Para sa akin, ang masarap na pagluluto ng kalabaw ay yung sinamahan mo ng puso at dedikasyon at natutuwa kang makita na nasasatisfied mo ang mga taong kakain ito. Hanap po kayo ng kalabaw, hindi yung pang-araro ha, yung nilaga. Ito nyo lang po matatagpuan yan sa Agham. Tuturo ko sa inyo. Yan o, kung nakita nyo yung parang mataas na bahay na may payong na may karinderya, dyan po, yan. Dyan po nakakabili ng kalabaw. Nilagang kalabaw. Or yung kalabawan. Ako po si Marilou Paraon. Ako po yung may-ari ng Kalabawan. Ang posisyon ko po dito, nagluluto, mamalengke, at nagseserve. Ang pinakamabenta po sa amin dito yung Nilagang Kalabaw, Karing Kalabaw, Dinakdakan, at yung sinigang na ulo ng baboy. Buhat po nung dumami ng dumami customer namin, 24 hours na po kami ngayon. Kailan na po nung pong 2009 pa po ito. 9-2 lang po ito nung nagkaroon ng pandemic. Mimili po ako, pinipili ko po yung malambot na karne, para mas madali siyang lumambot at mas malasa. Ang karne pong inaano ko dito, ang kinukuha ko yung pong tibon saka kadera po eh. At ako po yung dating supplier ng Kalabawan na naging business partner na po ngayon ni Marilou. Sasabi ko lang po kung anong pagkakaiba ng kalabaw sa baka is kung siya masebo compared sa baka. And yung pinakalaman po ng kalabaw eh mas solid. Mahirap pa po kasi kagaya po ng pagbago-bago ka pa lang, hindi ka pa kakilala eh. Ang hirap pong kumuha ng customer. Alam na, kalabaw ang tinda namin. Magtatanong yun, ano lasa ng kalabaw? Pero sa tiyaga po namin, nakakaway-kakaway sa mga taxi driver. Kasi taxi driver po talaga unang suki namin dito eh, unang naging customer namin. Napakahalaga po sa amin noon, napakain namin sila ng mais, napapaserve po namin sila ng maayos. Sarap po nang may marinig kaming ang sarap ng kalabaw. Salamat ate. Yung po, napaka sarap na po sa amin yung ganun ang marinig namin sa customer eh. Ano masasabi mo sa kalabaw? Masarap. Apa, ano naman yung sagot mo? Masarap. Ulit-ulitin niya. Masasabi mo? Uuwi na kami. Sabi ko nga po, napakahirap po talaga. Sobrang challenge po talaga yung pinagdaanan namin sa mga nanguhuli sa aming mga sidewalk, mga clearing operation. Sobrang hirap po nun kasi ang puhunan nga po namin, gaya po na sinasabi ko, 5-6 po. Hanggang ngayon po, 5-6 pa rin po ang puhunan namin. Kaya sobra ko pong minamahal yung hanap buhay ko na talagang hirap po talaga yung pinuhunan ko dyan para lang po talaga mapagpatuloy ko po yung pagtitinda namin ng kalabaw. Dati po, sidewalk vendors din po kami dito po sa East Avenue. O nadating po namin dito sa East Avenue, tinda lang po namin dito mga balot-balot na ulam. Ako po, ako noon eh, pwede nga nung kwento. Iskol po ako noon kada Sabado at Linggo, luluwas po ako kasi gawa na po, namatay na yung tatay ko, tumutulong po kay nanay. Yung tinda po ng tita ko dito sa East Avenue, nagtitinda po ako ng palamig, saka puto. Mamuhunan po ako noon. Ang pinupunan ko po noon dati, 400 eh. Pag tumubo ako ng kalahati, tuntuhan na po ako noon kasi iuwi na po kala nanay ng pera kasi ang hanap buhay po ni nanay, wala na, nalulugi po yung shop namin dati. Sa Sabat at Linggo po, luluwas po ako dito para po tumulong, magtinda po ako ng palamig. Pag-uwi po yung tita ko, ako po halingin na magtinda para po may maibigin pa po ako kay nanay kasi walo po ang magkakapatid. Ang hirap po kasi ng buhay namin doon bago namin narating to ganitong hanap buhay. Sa dok din po yun sa isa amin yung lagi din po kami hinutuli. Natutulong po kami sa gilid ng karsada noon. Madami po kami pinagdaan ng hirap talaga na para sa clearing operation yung po nagpapatatag sa buhay namin.
customer no sa isa venue, yung pala pulis. Dadaling kami sa presinto. Na kakausapin ko, yung pala ikukulong kami dahil lang sa pagbibenta namin sa sidewalk. Pero nilalaban lang po talaga namin buhay namin, kaya patuloy na patuloy pa po kami sa sidewalk po talaga kami nabuhay. Kaya hindi ko po nakahiya na sidewalk ako naghahanap buhay noon hanggang ngayon. Sabihin po, confident ako kasi sariwa po yung kalabaw na binibili ko. Kaya nga po na sinabi ng kapatid ko, nasasabihan ko rin po na may pagmamahal yung pagluluto ko. Talagang binubuhos ko po talaga yung hirap ko dyan at buhay ko dyan sa kalabaw para lang maihahin ko sa customer ko ng masarapan sila. Pinapayo po sa kanila, tiyaga lang po sa kadasal. Yun po ang pinaka-importante sa pagmamahal sa gusto nyong papasok yung negosyo. Yun po talagang gusto nyo, mangyayari po yung pinapangarap nyong maraming customer. Sa kung bago po ito, hanap po kami ng pwesto na may parkingan para naman po mapangalagaan naman po namin yung mga kumakain sa amin. Inimbitahan po namin kayo na kumain dito sa aming kalabawan, dito po sa harap ng BAR Road at Napo Court, gilid ng Pag-asa Planetarium, dito po sa Agham Road. Quezon City, ang tinaguriang The City of Stars dahil sa pagiging sentro ng entertainment industry. Pero di lang yan, dahil kilala din ito sa lugar na may pinakamaraming street food na kailangan nating sugurin at matikman. Dito sa lugar ng Agham, Quezon City, matatagpuan ang pinaka-solid, pinaka-nakakatakam na nilagang kalabaw ni Ate Marilou na kailangan mong malasahan. At hindi lang yan, meron din silang sinagang na ulo ng elepante, este sinagang na ulo ng baboy, dinakdakan, kare-kareng kalabaw na talaga namang kakaiba at suwak-suwak sa panlasa. Kaya di katakatakang tinatangkilik ng masa. Kaya ano pang inaantay nyo at inangdalian dahil lagi ditong nagkakaubusan. Tayan, welcome po dito sa Agham Road, Quezon City, na kung saan matitikman natin yung specialty nilang kalabaw. Nasabi ng mga ibang kumakain dito ay talaga nakakatanggal ng pagod. Bale, ito po yung first time na makakatikip tayo ng kalabaw. Bale, dito na rin siguro natin malalaman kung anong kaibahan ng kalabaw at baka. Kaya tara, kain na na! Ang order ng kalabaw. Kung punta po kayo sa Agham, ganito po yung order. Yan. Talagang mapapawaw kalabaw ka. Hindi ito masebo kung kukumpara mo sa baka. Talagang masarap. Ate, dalawang kalin pa? Ay, maite. Ang kalin talaga may iwasang matinga. Parang baka din. Pag kumain ka nito, isipin mo na lang baka to. Iba-iba, parang ako pag sinabi yung kalabaw, ayaw eh, no? First time pala ako nakatikim ng kalabaw. Simula nung nakita ko si ate na nag-viral yung tinda niya. Lagi ko dumadaan-daan dito eh. Since nung nagbabasa ko, galing trabaho, tapos ngayon, naalala ko nung nagmotor na ako papauwi, sabi ko, sumubo kaya ako kumain dito sa... Bakit dalawang in-order niyo? Imbis na sinigang na ulo ng baboy, eh. Masarap din naman. Eh, alam ko yung gaano kasarap yung kalabaw. Tsaka gusto ko tikman yung kalabaw ni ate na luto kasi naawa ko sa kuha nung pinablog siya. Na nag-viral siya.